Di lang sa Pilipinas, kilala ang mga taga South Central Mindanao dahil maging sa ibayong dagat, tanyag rin ang galing ng ating mga kapamilya. Kabilang na ang pintor na tubong Surala South Cotabato na Sir Norlando Pobre. Sa katatapos lang na Tinalak Festival, itinanghal ni Lando kanyang mga lika at iilan dito ay nagtatampok sa kultura ng probinsyang kanyang pinagmulan na tunay niya ring hinahangaan at ipinagmamalaki. Tinalak na yan ay napakalaga sa akin. Gusto ko ma-experience talaga. Dahil minsan di ko nakita yan eh. Hindi ko na-experience yan eh. At saka napaka-importante sa akin, yung pag-ano ko ng paintings ko, makikita ko talaga yung tunay na nangyayari. Ni mga costumes, hindi ko alam eh. Dekada 70 pa nang unang magtungo sa Europa, si Lando, para makipagsapalaran. Sa Austria, namasukan siya bilang pintor sa simbahan at artist decorator sa mga mall. Pero na maging freelance artist siya, doon na mas nakilala ang kanyang sining. Naging tanyag siya sa Europa sa larangan ng silk printing, kung saan napapaganda niya ang mga simpleng kurbata. Sa paglipas ng panahon, mas namayagpag pa ang pangalang Norlando Pobre sa visual arts, partikular na sa paggawa ng art displays, wall paintings, facade at stage murals, 3D objects at display mannequins. Nagsagawa na rin siya ng mahigit 200 art exhibits sa iba't ibang establishmento sa Switzerland at ibang bansa. At sa muli niyang pag-uwi sa South Cotabato, itinanghal niya rin ang kanyang sining na naglalayong itaguyod at ipakilala ang kanyang probinsya. Nagkaroon ako malaking inspirasyon dyan kasi gawa ng kultura, yung mga damit nila, makakatulong sa kultura natin. Gusto ko naman na hindi lang bukod sa costume nakikita natin, gagawa rin ako ng art, I mean, tungkol dyan. Sa kanyang pagbabalik sa Switzerland, nangangako si Nolly na ipapakilala niya rin doon ang mayamang kultura ng South Cotabato. Handa ako i-introduce doon aking gawain, no? At saka kaya sa ngayon gusto ko makompleto ang buong storya ng kultura natin dito. Pwede ko ilabas doon talaga, pakikita ko talaga. At para isulong ang sining, hangad ni Nolly na ibahagi rin sa mga kabataan ang kanyang kaalaman at mga karanasan. Gusto ko magkaroon ng workshop dito na makatulong sa mga estudyante, mga bata. Ano ba, sa summer, ganon. Minsan pupunta ako rito. Talaga pupunta ako, magtuturo talaga ako. Interesado, maraming interesado dyan. Sa abroad, konti pa lang nakakalam ng ano natin. Kinakalaumpisa na natin ngayon. Kaya kinakailangan ipakita natin kung ano meron tayo. Kasi kayamanan natin ang kultura natin eh. Kaya dahan-dahan tutulong tayo sa gobyerno natin at pakita natin sa mga taga-ibang bansa. Sa mga makukulay na imahe na likha ni Norlando Pobre, kasabay niya rin iginuguhit ang kanyang pangarap. At sa patuloy niyang pamamayagpag sa larangan ng sining, patuloy niya rin umanong iguguhit at ipapamalas ang bukod-tanging galing ng bawat Pilipino, saan mang bahagi ng mundo siya makarating. Ako ang inyong KMUS, Jofer Tacardon.